Sadyang may mga taong mayroong inggit na nananalaytay sa kanilang katawan. Yung tipong ipapahiya kanila para lang may baksak kung anong meron ka. Na kahit anong ipaliwanag mo sa kanila ay hindi nila tinatanggap ang iyong mga sinasabi. Dahil lang gusto nila ay maiwasak lahat ng iyong mga ginagawa. Ang gawa ng masama ay pawang masama lamang. Pero ang gawa ng mabuti ay pawang buti lamang. Gumawa ka ng sarili mo. Huwag kang mainggit. Ang ating buhay ay hindi yan pagalingan. Hindi porkit inuusan ka ng iba ay mahina ka na. Gawin mo silang inspirasyon at hindi kaaway. Karunungan ay pangulong bagay. Oo, kaya't lahat ng kunin mo ay ang unawa. Magsipag ka, gumawa ka ng sarili mo. Tanggalin mo ang inggit mo sa katawan. Huwag kang mape-pressure dahil hindi contest ang buhay. Di naman required na dapat mas magaling ka sa kanila. Na dapat mas malaki ang income mo. Hindi mo kailangan higitan yung iba. Hindi mo rin sila kailangan sapawan. Focus ka lang sa buhay mo. Dahil hindi mo naman kalaban lahat ng tao. Ang kalaban mo ay ang sarili mo. Kaya kailangan higitan mo yung mga nagawa mo noon. Mas mag-i-improve ka kung gagawin mo yan. Kaya kumalma ka lang. Relax ka lang. May awa ang Diyos. Lumuhod ka lang sa Kanya. Huwag kang mainggit sa ibang tao. Gawin mo yung mga pangarap mo. Gawin mo silang inspirasyon. At sa bandang huli, makikita mo na aangat ka sa mga pinapangarap mo. Toxic na tao. Nakakaawa sila. Kasi kahit ang daming positibong bagay sa mundo, sa negatibo lang sila nakapokus. Kahit ano pang kabutihan yung ginagawa mo sa kanila, kahit saan ka magpunta, kahit positibo ang nangyayari, hahanap at hahanap sila ng paraan para mabaksa ka at mapahiya ka. Napakasama kung iisipin, di ba? Sa isang negatibong nakapasok sa ulo mo, kailangan mo ng 5 positibo para matalo mo ito. Kaya habang maaga pa, iwasan mo na sila. Kasi darating ang araw, malalaman mo at makikita mo na magiging kagaya ka na rin nila. Isang toxic na tao. Dahil sa masama lang sila nakapokus. Puro masama ang kanilang iniisip. Walang mabuti.